Ganun din po yan. Okay? Today, there's another teaching that declares kingdom theology. Maraming hindi po kayo aware, but I'd like to be aware. This is a teaching, a false teaching, that teaches that the kingdom of God is here now, that the return of man's rule on earth, just like in the days of Adam, was restored back through Christ. Na naniniwala po tayo, tuturo po sa inyo next time, totoo na ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa pagitan ng Panginoon sa Kristo. Pero may pinagkaiba po dito because this is extreme. Kung paano naghari dati, the authority given by God to man, nung panahon ni Adan, ay meron po tayo ngayon niya. Kaya pwede na kayong maging hari at pag-utos katulad ng nag-uutos si Adan dati sa mga hayop. Right? Kasi ganun si Adan dati, may authority siya. He has dominion over the created beings, the animals. Ano? Nakapag-utos na ba kayo ng aso niyo? Tumatakbo yung nakakita kayo aso. Di ba? Eh, doon lang sa aso, natatakot tayo. Paano tayo naging hari? May problema po sa kanilang paniniwala, mga kapatid. Yun nga sinasabi natin. They assume that they are already kings and sons of kings, which is true. Unfortunately, the application is extreme. Kaya pwede na nilang utusan pag walang pera yung kanilang, walang pera yung kanilang busa, magkaroon ka ng pera. Magkaroon ka, may pera na. Pag wala ng bigas yung lahat, lagay ng bigas, magkaroon ka ng bigas sapagkat ako'y anak ng Diyos, ako'y anak ng hari. Meron po mga ganyan, mga kapatid. I met them in the Philippines. That's their practice. At yun, nasa na yung bigas? Nasa na? Pinilig ng buhay? Wala naman yung bigas. Extremo yung practice, mga kapatid. Because dito, they have the authority. Yes, we have the authority, pero the application is different. And I'll explain that later on to you. Pero bakit ito dumadami ito? Kasi we are now in the end times. Marami yung katuruan ang lalabas na even the elect will be deceived. Sabi ko ng Biblia, even yung mga tinawag ng Panginoon, madadaya, manunuko. Yun po sabi, kaya mag-ingat po tayo. Ang problema nga po niyan is that darating ang panahon, yung kingdom theology na yan, pwede mo na utusan ng Diyos. Kasi anak niya eh, hari ka na rin eh. Kaya pag sinabi niya, kailangan ko nito, bigyan mo ko nito. Sundaw ang Diyos, bibigay sa iyo. Yun po ang theology nila, mga kapatid. E samantala ang turo ng Bible, apart from me, you can do nothing. Sabi ng Diyos. Iwalay sa akin, wala kang magagawa. Depende ka sa akin, hindi ako nakadepende sa iyo. We live in a time where values and priorities are being distorted. Sinisira po ninyo sa panahon ngayon. Bumabaligtad na mga values at mga priority sa buhay. Ulitin ko lang, anong priority ng Panginoon na malagad before? The kingdom of God. Nagkakaroon ng problema because we find things to be opposite today. Nagiging baligtad na ang bahas ng tao. I remember, just to figure out that end of in terms of wrong values and priorities, there was this country fair being held, parang meri ako sa Amerika. And in that country fair, there is this guy with his old airplane. He will allow anybody who would like to ride with him for the amount of $100. Maliit lang po yung plane. Yung mga lumang plane dati na dahil magaling siya, he's flying that plane. And for $100, you can ride and experience the joy of flying. And so this couple, they thought of really having the joyride, experiencing how it is to ride a plane in small plane like this. So they said, but $100 for each one of us is too big. And so they approached the guy, the pilot, who said, can we ride with just $100 for the two of us? Sabi po nung mag-asawa. Sabi nung it's, the price is already cheap. 100 for an experience up there. Sabi po nung pilot. Pero mabilit po yung mag-asawa. They said, please, we just want to experience this. And so the guy said, the pilot thought about anything. Okay? But then suddenly said, okay, I'll allow you to ride, the two of you, with $100 for the two of you. But you have to promise, because mamunuhin yung pilot eh. You have to promise
that you will not shout, you will not yell, you will not say anything when we are up there. Yung pinaplano mo yung pilot. So sabi, yes, yes, we'll do that. And so the pilot and the couple rode on the plane and immediately they flew. And when they were flying, the pilot did everything acrobatics. Tinanong talaga yun. Talagang lahat ng pinakamahirap na lipad ng isang lumang aeroplano, ginawa ho ng pilot. And lo and behold, after 30 minutes, he got tired and he went down. And he said to the husband, here is your $100. I'm giving this back to you. And I'm amazed how you guys remain to be calm and quiet. You're so brave. And the husband said, oh no, I'm about to speak when my wife was fell down. Nung mahulog siya sa aeroplano. Because I thought of the $100. Mas madalang ba isang lalo sa asawa? Kaya may tip na ho kayo, no? Isakay mo sa aeroplano yung mga asawa. Bumabaligtad na yung manis ng mga tao ngayon. Mga kapatid, again, the priority of Christians is the kingdom of God. And for all some of us, the application does not only include in the material needs, even our physical and emotional needs. If you're looking for a partner, the promise of the Lord, seek first the kingdom of God. Ano sabi? And all these things will be given to you. That's why there's a say, instead of focusing in finding the right partner, let God work in your heart to prepare you to become the right partner. And magugulat ka na lang, darating na din yung Christian mo. Wow. Diba? Huwag ko nang hanapin yung mga inakala yung soulmate nyo. Darating niya, inanda ka ng manager. Amen po ba? Ianda nyo na lang yung sarili nyo. As I always say this, mga kapatid, is God a God who's good, who loves to bless His people? Amen po ba? Ang tanong lang, are you ready for the blessing? Hindi issue yung blessing, mga kapatid. Kasi nakaready na po niya, bibigyan na ng Panginoon. But God should work in our hearts. Is the kingdom of God, the will of God, taking place and rule in our lives? The last thing is this. The reason why it is very important and relevant is that the kingdom of God is the potential state of all the saints in the future. Sapagkat ito po yung ating kalagayan sa kinabukasan, mga kapatid. The kingdom of God is the potential state of all the saints. Sino yung saints na dinudukod dyan? Lahat ng nakain Kristo. Hindi lang po yung mga nakanonize doon sa Vatican. Hindi po. Ang binasa ng Biblia, the saints are the Christians because of Christ. Now, the kingdom of God is important because it's the potential state of all the saints. First, it will expedite the return of Christ. Sabi po ng Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony of all nations, and then the end will come. Alam niyo kung bakit po tayo nutusan ng Panginoon, go ye therefore and teach all nations, baptizing them. Why? Because when we do and obey that, pag naabot na daw po ang bawat sulok ng mundo ng gospel ng Panginoon, then Christ will come and the end will start. Babalik na ang Panginoon. That's the reason why God would like us to preach the kingdom of God. Secondly, it will also establish our reign with Christ. Ito maganda, mga kapatid. It will also establish our reign with Christ. Matthew chapter 25 verse 24, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and that the end will come. Okay, ito po sumunod na passage. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth. This is Peter. This is when Christ comes. Ano mangyayari? Ang sabi po dyan, tayo'y pinili ng Diyos to be kingdom and priests. Bakit? Ano pong purpose nun? Right. Nawala. I think. Ang sabi ko yata ng slides natin. Right.
is important. The last portion, I'd like to share the verse. It will also expedite, and at the same time, it will establish our reign in the Lord Jesus Christ. But in the last verse, oh, we missed this. I think it's in your program. Matthew 25:34, we just read it. The kingdom prepared, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Mga kapatid, you and I will be exalted when the time comes that Christ will return. Yung mga nagtiis para sa Panginoon, yung mga nagtiyaga at nagpursige na sumunod sa Panginoon, you will definitely reign with the Lord Jesus Christ. I don't know, but as I am, pag nagdumating ang wakas ng panahon, mga kapatid, and a lot of us are waiting for that. It's very important dahil ito yung panahon na kung saan, sabi ko, wala na hirap, wala na sakit. Wala na tayong pagtitiis na gagawin. I'm excited about the kingdom of God because it is the way for that period to happen sa buhay natin. The reign of Christ with His people, you and I, will reign with the Lord Jesus Christ. Kasama niya po tayo maghahari. Lahat ng hirap at pagod na meron tayo sa ibabaw ng mundo ay masusuklian pagdating ng pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Sapagkat kayo at ako ay maghahari kasama. The kingdom of God and the will of God is very important as far as our Christian life is concerned, even for the coming of the Lord Jesus Christ. God bless us all. Praise God po sa napagdala ng mensahe ng ating pastor sa hapon ito. Nag-bless po pa tayo lahat. Tayo po inalako sa ating isang bahag na gawain na pagbibigay. Nagbibigay po tayo, lagi po natin sinasabi ng ating kakayahan. Paano naman kasi? Maliit ang sweldo ko, ganito lang ang trabaho ko. So nagkakaroon tayo ng poverty mentality. Hindi po kapintasan ang mahirap at hindi naman po karangalan ang maging paralita. But we should not set our mind on material poverty, but also our poverty mentality. Yung bang sobra tayong natatakot na maubusan, mawalan, higasya, lagi pong na-compromise sa ating pagbibigay sa Panginoon. Paano po ba malaman na na-compromise sa ating pagbibigay? Sa pamamagitan po natin na nagkaroon po tayo ng excessive fear of what? Halimbawa po, masyado na tayong nag-focus na sa ating mga ipon, sa ating future, at nakalimutan natin sa nag-i-puripo na tayo sa ating mga kamag-anak, sa mga kaibigan, at higit sa lahat, na-compromise na natin ang pagbibigay sa Panginoon. Hindi po maiksi ang kamay ng Panginoon pagkabutin natin pangangailangan. Sabi po sa Philippians. Philippians chapter 4, verse 19. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ. So pagdating po sa pagbibigay, hindi po natin kailangan mag-isip na hindi kasi ang sahuli, ganito lang eh. Hindi. That's we call it poverty mentality. Kasi hindi po pinag-usapan kung malaki o maliit ang ating sweldo o malaki ang katayuan natin o mababa lang. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng salita ng Panginoon, my God, your God, my God, will meet all your needs. Saan po? According to the riches of His glory in Christ Jesus. Di ba po? Dapat po bagoy natin ang mananaw. We should focus on rich mentality. Kasi sabi nga sa John 1 verse 12, di ba? To those who believe in Him, He gave the right to become children of God. Mga anak po tayo ng Diyos. So pagdating po sa pagbibigay, hindi po tayo dapat nag-alala na pagbibigay po kayo sa Panginoon to, paano na lang budget ko, paano na lang mga anak ko, paano na lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Hindi po ba? So,
Alisin po natin ating mga worries pagdating sa ating finances. Paniwala po tayo sa salita ng Panginoon that He will meet all our needs according to the riches of His glory through Christ Jesus. Hindi po masama magiging productive sa ating pagtatabaho o pag-invest sa maraming bagay para ng kumita. But on top of it, we should only be dependent on our God who provide all our needs. Magbibigay po tayo sa Panginoon. At habang nagbibigay po tayo, mayroon po presentation ng mga kids. At bigyan mo natin sa kandaan habang nagbibigay tayo.